isang famous na hari. Pero siya ay naging hangal or foolish sa harapan ng Panginoon. Famous siya, pero yun yung makikita natin. Famous siya sa harap sa paningin ng mga tao, pero sa paningin ng Diyos, isa siyang foolish. Siya po ay si King Nebuchadnezzar. Isang napakatanyag na hari dahil sa marami po siyang nasakop na mga bansa dahil sa kanyang malakas at magiting na mga military forces. Bukod pa doon, siya din po ay magaling sa pamumuno ng kanyang kaharian, ang Babylon. Kaya ito ay naging maunlad at makapangyarihan. Isang araw, naisipan ni Haring Nebu na umakyat sa pinakamataas na lugar ng kanyang kaharian upang tanawin ang kabuuan nito at parangalan ang sarili at angkinin ang lahat ng accomplishments na ito. Para po bang ganito yung kinukongratulate niya yung sarili niya? So nang biglang narinig niya ang boses sa langit na nagsasabi ng paghatol sa kanya. At nangyari nga po ang hatol. Ang haring ito, si Nebu, Haring Nebu, ay naalis po sa kanyang kapangyarihan at namuhay na parang hayop sa loob ng 7 taon or 7 years. So despite ng kanyang accomplishments and victories, siya ay naging hangal pa din sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi niya kinilala at pinarangalan ang Diyos. Inangkin niya po lahat para sa sarili niya. At naging mapagmataas siya, kaya ibinaba siya ng Diyos. Kaya ang babala po sa atin, huwag tayong padaya sa ating mga sariling palagay lamang. Habang may pagkakataon pang binibigay sa atin ng Diyos, ay alamin natin ang pamantayan niya. Kung ano nga ba ang pamumuhay ng may karunungan. Dahil nakakalungkot man po, marami po na nung naging sila ay naging mananampalataya na, nakontento na lang sa pakikinig at wala nang nais na maging instrumento sa mga mahalagang tungkulin. Huwag po sana tayong mahulog sa ganitong pagkakasala. Kaya ngayon pong gabi, ang ating pong topic ay walk wisely. Nahahanguin po natin sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Ang ating po palang pag-aaral ngayon ay minsan na po itong na-discuss during our general meeting, fellowship, general fellowship, before po nagkaroon ng pandemic ng 2018. So napakaganda rin pong balikan ng pag-aaral na ito. Sa atin pong pagbabasa ng Ephesians chapter 5 verses 15 to 17, ang atin pong goal ay masagot ang dalawang mahalagang katanungan. Ang unang katanungan po, sino ba ang tunay na marunong sa paningin ng Diyos? Kasi po ang karaniwang palagay ay kung sino ang maraming alam at kakayahan, tulad nga ni King Nebu. Pero iba po ang tinutukoy ng Biblia. Hindi po ito ang standard ng salita ng Diyos. At number 2 question, ang sabi po rito, sino naman ang hangal or foolish? Karaniwan po kasi tinuturing ay yung mga mababang sukat or kapos ang kanilang kaalamang intelektual. Again, hindi naman po yan ang standard ng salita ng Diyos. So ano nga ba talaga? Kaya't aalamin po natin ang tunay na marunong at pinamumuhay ang mga karunungang ito, sapagkat dito nalulugod ang Diyos. So let's read Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. So isa po sa mga marka ng ating pagiging mananampalataya ay mabuhay ayon sa nais ng Diyos na tumatawag sa atin. So paano tayo mabubuhay ng may talino bilang Kristiyano? Makita po natin yan sa verse 15. Ang sabi po doon, first point po natin ay to live carefully or merong pag-iingat. Ang sabi nga po doon, walk circumspectly. Ibig sabihin, manatili sa tamang linya lamang.
Ang illustration po natin dito, imaginein po natin yung tightrope walker. Maaring nakakita na po tayo nito sa sine or sa television. Yung tightrope walker po, siya po yung taong naglalakad sa lubid. Yung lubid po ay usually nilalagay nila sa mataas na lugar and then nakatali yung both ends. Tapos lalakad ngayon yung tao doon. So sa kanyang paglakad, dapat po kalkulado niya yung bawat steps niya. Hindi lalagpas o kakapusin. Dahil kapag nangyari yon, maaari siyang ma-outbalance, mahulog at mamatay. So dito po, pwede natin i-apply ang same principle sa ating buhay Kristiyano. Dapat meron po tayong pag-uugaling may pag-iingat or circumspect behavior. So pakinggan po natin ang mahigpit na reminder ng Romans chapter 12 verse 2. Huwag ninyong tularan sa ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasaya at lubos na kalooban ng Diyos. Thank you po. Stay well. Salamat po, Ate Alice. So yun po ang mahigpit na paalaala sa atin na dapat po ay maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Papaano po ba natin gagawin ito? Siyempre po, isa na po dyan ang patuloy na pag-aaral ng kanyang salita. So letter B, kailangan maging masipag tayo sa anumang mga bagay na mabuti at ayon sa katuwiran ng pananampalataya. Upang tayo po ay matulungan sa ating paglago sa ating Kristiyanong pamumuhay, ang Diyos po mismo ay nagbigay ng kaparaanan or means of graces. Magme-mention po ako ng ilan dito. Katulad po ng prayer. Sa prayer po, pwedeng individual or corporate prayer. Kaya ganun po kahalaga talaga ang pag-attend natin ng prayer meeting. Sana po bigyan ito natin ng panahon. Ganun din po yung fellowship. Sa fellowship po kasi nagpapalakasan ang mga magkakapatid sa pananampalataya. And then, siyempre po ang patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Bible study. Kailangan po magsipag tayo sa mga means of graces na ito. And then letter C, walk. Ang ibig sabihin po ng walk o paglakad ay yung palagi ang gawin ng pamumuhay bilang Kristiyano. Ibig sabihin po, ito na po dapat yung maging lifestyle natin. So para pa po lalo nating maunawaan ito, pakinggan po natin ang pagbasa ng Ephesians chapter 5 verses 8 to 9. Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayo gaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Salamat po, Sister Maggie. So yun po, no, malinaw na kailangan mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. So mamuhay tayo sa liwanag, paano po kaya yung practical na application nito? Pakinggan po natin ang Ephesians chapter 5 verses 3 to 5. For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Sorry po. Nakulang ako ng kopya. Yan na po. Thanks. Ah, okay po. Sige po. Nakulang yung kopya. Okay po. So, doon po sa binasa na Ephesians chapter 5 verses 3 to 5, dahil po nabasa sa English, ito naman po yung sa Tagalog. Basahin ko rin po, Sister Yols. Ang sabi dito, kayo'y mga hinirang ng Diyos. No? Binigyan ng diin dito, hinirang ng Diyos. So ibig sabihin po, tayo po ay kinahabagan ng Diyos at nakakilala sa Kanya. Kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim,
ang kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ko po binasa yun sa Tagalog kasi meron po akong emphasis dito. Ang sabi po dito sa verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibiro, hindi nararapat. Sana nga po bilang mga kababaihan, ito po'y isang paalaala sa atin. Sana tayo maging close sa mga kumare. Sino po bang kumare? Kumaring Marites. Siguro naman kilala na natin lahat yan. Si Kumaring Marites, Mare, anong latest? O kaya si Kumaring Marisa. Marisa, ang sabi rito, Mare, may isa pa. May isa pang chismis. Isa pa po, si Maring Marisol. Si Maring Marisol, siya yung taga-sulsol, taga-dagdag sa mga balibalita sa paligid. And then, si Maris. Si Maris naman, siya naman yung Mare, anong chismis? So parang kapatid na rin siya ni Marites. And then lastly, si Mariposa. Si Mariposa po naman, ito naman yung Mare, ipopost ko na. Okay? So ito pong mga salitang ito ay nakakatuwa, napakinggan, pero makikita pa rin natin dito na ito ay kasalanan. Ano po bang malinaw na kasalanan dito? Yung pong binasa natin kanina sa verse 4. Ang sabi po uli, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Pag nagchichismisan po, hindi po maiiwasan na magagawa natin ito. Yung malaswa, yung pagbibiro ng walang kabuluhan, yung pagsasalita ng merong malisya. Kaya po, maging maingat po tayo. Kung hindi maingat ang uri ng pamumuhay, ay maituturing na hangal, taong walang pagkakilala sa Diyos. Isa lang po yan sa mga examples. So ang diin, ang ganitong karunungan ay hindi natural sa tao, yung pagiging maingat. Ito ay patunay lamang ng isang binago ng Panginoon. Kaya siya nagiging maingat sa kanyang pamumuhay. At ito po ay resulta lamang ng pagkilos ng banal na espiritu. So ang application po, ang tunay na karunungan ay nakikita sa pamumuhay ng may pag-iingat at kasipagan sa daan ng mga espiritual. Ang tanong, ang karunungang ito, yung pag-iingat at may kasipagan, paano raw natin ito i-a-apply sa ating pamilya, sa ating relasyon, o sa ating trabaho? Ang akin pong personal na sagot, isa sa pag-iingat po natin ay dapat palagi po nating balikan ang katotohanan na tayo ay una sa lahat isang Kristiyano o mananampalataya na tinubos ni Kristo. Kaya bilang mga kababaihan, may asawa man o wala dahil yung iba na byuda na, may mga anak man o wala pa dahil bago pa lang sila at pinapanalangin pa ang magkaroon ng anak. So, palagi po nating isipin. Katulad po nito, ako ay isang Kristiyanong asawa. Kaya pag magsisilbi ako at magsasubmit ako sa asawa ko bilang pagsunod sa Diyos. Or kaya pwede rin nating sabihin, ako ay Kristiyanong nanay. Kaya aalagaan ko at palalakiin ang mga anak ko nang may takot sa Diyos. Papaano? Sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. So yun po yung ating dapat ipaalaala din sa ating mga sarili. At pag araw ng Linggo, gawin nating priority ang pagsamba. Huwag po nating ipalit dito ang family day. So ang challenge po sa atin, sa panahon ng problema, higit na dapat makita sa atin ang pag-iingat at sigasig sa kabutihan na pamumuhay. Dahil wala po tayong kakayanang humarap sa mga problema at sa mga challenges ng buhay kung wala tayo kay Kristo. Sigurado po kasi, pag wala tayo kay Kristo, magko-compromise na tayo at hindi na tayo magpapatuloy. So yun po yung point number one pa lang po yun. So ito naman po ang point number two. Take every opportunity. Nasa verse 16 po yan. Redeeming the time because the days are evil. So, ito po ang sinasabi rito, letter A,
ginamit ang salitang pagtubos dahil ang panahon ay puno na ng kasamaan. Obvious naman po yan, di ba? So, meron po rito ng urgency. Hindi po pwedeng sayangin natin yung pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Merong urgency. Dahil ang sabi nga po rito, ang panahon ay puno na ng kasamaan. So, letter B, ang sistema at prinsipyo sa mundo ay hiwalay laban sa Diyos. Letter C, dahil sa kasalanan, lumalala ang kalagayan ng buong mundo. And letter D, kahit naroroon pa ang pagliligtas ng ebanghelyo, kahit patuloy pa tayong nagsishare ng gospel, hindi natin mapipigilan ang decline ng morality, ang kasamaan. Di po natin mapipigilan yan. Pero bilang mga mananampalataya, pwede po tayong maging liwanag sa dilim. Tayo po yung liwanag kasi na binigyan na tayo ng kaliwanagan ng Panginoon. Nakita na po natin ang ating tunay na kalagayan at tayo ay pinatawad na ng Diyos. So, magsisilbi po tayong liwanag. Hindi po tayo dapat makipag-compromise sa mundo. And then ang mundo na sinasabi po dito, yung kadiliman, yun po yung kasalanan. Nadidimlan sila, hindi nila nakikita ang katotohanan kahit nagpapatuloy sila sa kasalanan. So tayo po bilang mananampalataya, maging ilaw tayo o maging liwanag tayo sa dilim. Ang challenge po rito, ang bawat kaisipan ng tunay na Kristiyano ay nakaset na sa kabutihan ng ayon sa Panginoon. Ang sagot, may question po rito, ano-ano ang gawain na dapat nating pag-igihin sa bawat pagkakataon, yung bawat opportunity na binibigyan ng Diyos, ano po dapat yung ating pag-iigihin o pagsusumikapan? Ang sagot po dito, mga gawain na merong eternal value tulad ng pag-aaral ng salita ng Diyos, maingat na pagsunod sa kalooban ng Diyos na makikita natin sa kanyang salita, sharing of the gospel, and pursuing holiness. Pagsumikapan po nating mamuhay sa kabanalan. Tandaan po, kapag ang isang nagsasabing Kristiyano ay tamad o hindi nagsusumikap, gumawa ng mga spiritual na bagay, masakit man pakinggan, kahit ano pa ang dahilan, ito ay pamumuhay sa pagkakasala. Or kaya, ito po ay foolishness sa harapan ng Diyos. Kaya't dahil kay Jesus na tumubos sa atin, mayroon tayong kakayahang isagawa ang kabutihan na naaayon sa kalooban niya. At mayroon tayong gabay sa pamamagitan ng kanyang salita. Tandaan, sa bawat pagkakataon, gawin nating may kabuluhan sa pangwalang hanggan or merong eternal value. So, point number 3 po. Ito na po yung last point. Pursuing the will of the Lord. Makikita po natin yan sa verse 17. A, kaya huwag maging mangmang o mamuhay ng gaya ng walang pagkakilala sa Panginoon. Ano bang ibig sabihin nito? Pag walang pagkakilala sa Panginoon, ito yung patuloy na pamumuhay sa pagkakasala at hindi gumagawa ng mabuti. So, magmalasakit tayo sa kalooban ng Diyos. Letter B, unawain upang mayroon tayong gagawin. Will of the Lord. Ang kalooban ng Panginoon ang laging nakatuon sa pangwalang hanggan. Kaya yun po yung pagsusumikapan nating gawin. So, ito po yun. Again, relate, connected din po ito dun sa nauna kanina. Ito po yung dapat nating pagsumikapan. Paglawak ng kanyang kaharian. Mahayag ang kanyang kadakilaan, maligtas ang kaluluwa ng makasalanan, maihayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ito po yung ating pagsumikapan, maging kabahagi po tayo sa gawain na ito. Kahit po marami po tayong pinagkakabalahan, mga nanay, mga asawa sa ating pamilya, sana po ipanalangin natin sa Panginoon na mabigyan din natin ng panahon at tayo ay maging kabahagi din sa mga gawain ito. Ang challenge, dahil hindi palubos na hayag ang buong detalye ng kalooban ng Diyos, ating patuloy na alamin upang ating laging ipanalangin. Pakinggan po natin si Sister Ali sa pagbasa ng Ephesians chapter 5 verse 10.
na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Amen po. Opo. So yun po dapat ang patuloy na paalaala sa atin. Alamin natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Magpakaabala tayo para sa kanyang kaharian habang buhay pa tayo. Sa huli, ang mga kinilala at tatanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian ay yung mga matapat at matalinong na buhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, hindi po ibig sabihin, no, dahil sa good works nila, kaya sila tinanggap, hindi po. Yun ay resulta po ng ginawa ng Diyos na pagliligtas sa buhay nila. Ito po ay paalaala sa atin. Hindi lahat ng gawaing mabuti ay may benepisyong spiritual. Katulad halimbawa po, syempre tayo mga asawa, mga nanay, at mga nagtatrabaho, ginagawa natin ang ating pong vocation bilang mga nanay, na nga asawa at may trabaho. Ito po ay mabuti. Hindi po ito masama, mabuti po ito. Pero hindi po lahat, katulad nga na sinabi, ay may benepisyong spiritual. No? Kailangan ang direktang pagsisilbi sa kaharian ng Diyos. Ito ay bunga ng patuloy na pagkatuto. Ang encouragement po sa atin dito, tayo ay merong bahagi sa katawan ni Kristo or sa church. Dapat po magkaroon talaga tayo ng bahagi dito. Bilang mga kababaihan sa ating iglesia or church, dapat din po tayo makibahagi sa mga gawain para po sa ating personal din na paglago, ang paglagong spiritual, at makakatulong din sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan or gospel na siyang pangunahing mandato po ng ating iglesia. Ito po ang tunay na marunong sa mata ng Panginoon. Again po, based po dun sa ating topic, ang sabi po ay walk wisely. Ito po ay active or action word. Meron tayong dapat ginagawa maliban doon sa ating mga vocation. Dapat meron pa tayong gagawin. Hindi po sapat na tayo ay tagapakinig lamang at nagkakaroon ng kaalaman or knowledge. Sapagkat ang sabi nga, ang totoong natututo ay mayroong wisdom. Ano po ba ang wisdom? Ito yung application ng kung ano yung ating natutunan. Okay, so tandaan po natin yan. At huwag po tayong matakot. Dahil kung tayo'y tunay na mananampalataya at meron tayong desire na sumunod talaga sa Panginoon, sabi po sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siyang tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makibahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So posible po pala na tayo ay makapamuhay ng may karunungan dahil po sa biyaya at habag ng Diyos. So dito po tayo magtatapos sa ating pong maikling pag-aaral ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo pumunta sa ating discussion, tayo po muna ay magkaroon ng closing prayer para po sa ating lesson na ito. Samahan po ninyo ako. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakayaman po ng inyong salita. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-aabot sa amin. Panginoon, marami pong salamat. Sapagkat kahit po limitado lamang po ang aming kaalaman, patuloy Panginoon na binibigyan mo kami ng kaliwanagan. Maraming salamat po aming Panginoon sa binigay po sa amin Panginoon ngayon, Lord God, na panuntunan kung paano po kami mamuhay ng may karunungan. At hindi po ito imposible sapagkat kayo rin po ang nagbibigay sa amin ng kakayanan. Kaya't lahat ng papuri at pasasalamat ay sa inyo po namin binabalik. Patuloy mo po kaming samahan sa aming discussion at sa mga iba pang mga schedules namin or programs, Panginoon, sa gabing ito.
Marami po muling salamat sa inyong kabutihan. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.